Kaibigan, lalo na sa mga babae, very important to. Sakit sa puson, sakit sa tiyan, lower abdomen. Tingnan natin mga posibleng dahilan. Very important tong video, share natin sa kababayan natin, sa babae, mainly. Baka life-saving to, ligtas buhay. Okay, lower abdominal pain. Ngayon po, ang sakit sa tiyan, isa to sa pinakamahirap na ituro. Kung titignan nyo, ito yung tiyan natin, ha? Taas ng tiyan, gitna ng tiyan, baba ng tiyan, kanan ng tiyan, gitna at kaliwa. Ang daming possibility, depende sa area. Hindi naman 100%. Dito sa taas, pwedeng heartburn, ulcer, pwede pa nga heart attack eh, pag sa sikmura eh, sa may taas. Pag dito sa may baba na sa may baba, possible na yung mga pangbabae. Baka pregnant, endometriosis, cyst, yan, no? May infection, okay? May cancer. So, depende sa lugar. Pero hindi ko kayo lilituhin itong ganito karami. Isisimplify natin, ha? Pag lower abdomen, lalo na focus tayo sa kababaihan, ito yung mga possibilities. Pwedeng UTI, appendix, endometriosis. Kasi ang mga babae, may mga organs na wala yung lalaki. Diba? Baka buntis, dysmenorrhea, pwedeng myoma o fibroids, pwedeng PCOS, pwedeng infection, PID. O, isa-isahin natin, ha? Tingnan nyo kung saan kayo tatapat. So, first is menstrual pain. Baka nire-regla lang, di ba? Kaya masakit, common to. So, pag menses, ang nararamdaman, masakit ang puson, pag may regla, kasama yung sakit ng ulo, kasama din dito sa may balakang masakit, sumasabay, lumalaki din ang breast, nasusuka, minsan may pimples. Okay? Ano gagawin kung masakit ang puson pag nire-regla? Ito ang treatment natin. Pain reliever, hindi ko masyado pinapayo eh. Mas gusto ko sana natural lang eh. Una-una, maligo ng mainit. Yan, pamparelax ng puson. Pwede imasahe dito sa puson. Ihigamo muna siya. Pwede lagyan ng hot bag. Ingat lang sa hot bag, ha? Hindi mapasok, ha? So, hot bag, lagyan ng tuwalya. Makaka-relax ng muscle dito sa may puson. Uminom ng maraming tubig. Healthy food, pwede rin exercise sa PMS. Okay? Next naman, pag puson din, hindi pala regla, merong UTI. Ang cystitis po, UTI. Ito. So, pwedeng urinary tract infection, ang sakit, ganun din. Sa puson din na masakit. Pag ihi, parang mahapdi. Sa umpisa ng ihi, sa dulo ng ihi, masakit yan. Tapos ang ihi mo, very dark, malabo. Ang ihi, mabaho, sobrang panghi, malabo. Malabo na, dark yellow. Minsan may dugo pa, UTI yan. Diba? Nangangamoy. Tapos kailangan mo umihi madalas. Pag nagtatalik, masakit. Feeling mo, masama pakiramdam mo. So, UTI, pwedeng UTI lang sa pantog. Mas nagagamot agad yon. May UTI sa kidney mismo. Pag umakit yan ng kidneys, nilalagnat. Na-hospital pa yon. Kailangan pa ng antibiotic sa swero. Pero pag sa pantog lang, minsan nakukuha na ng 2 basong tubig. Inuman mo lang ng maraming tubig. Minsan gumagaling na. Pero pag hindi gumaling, kailangan na antibiotics. Tsaka maraming tubig. So, UTI yan, ha? Kidneys infection. Isa pang sakit na hawig dito, hindi ko lang nalagyan ng picture, kidney stones, bato sa bato. Kidney stones. Ang kidney stones, ganun din, sakit din dito sa may puson. Pag kidney stones, hanggang likod eh. Pag pinalo-palo mo dito ng sa likod, sasakit pag umapot yan, di ba? O mga UTI, pwede rin dyan. Pag dito sa likod, di ba? Pag may kidney infection, pinalo dito, masakit din siya. So, kidney stones, nandito rin yan, banda sa likod. So, ganun din. Malabo din yung ihi. Mas masakit pa yung kidney stones at may dugo-dugo. Okay? So, UTI and kidney stones magkasama madalas. Pag may kidney stones na kasi, eh, minsan doon na nag-i-infection eh. So, papacheck tayo sa urologist. Mahuhuli ang sakit. So, another sakit, pag hindi naman kidney stones, kaya huhulaan nyo kung ano yung sakit nyo, pwede rin pelvic inflammatory disease. Ito, seryoso to. Medyo serious to. Ito kasi, pelvic inflammatory disease,
may bacterial infection dito sa private part ng babae. Kadalasan dito sa fallopian tube, nagnanana siya ng bacteria. Ito po, sexually transmitted disease. Kahit yung babae ay isa lang ang partner, kung yung lalaki ay maraming partner. Kung yung lalaki may gonorrhea, may tulo. Yung lalaki, maraming babae, tapos may discharge. Tapos nagtalik siya sa misis niya. Pwedeng mahawa yung misis, magkakaroon ng nana dito. At pag nakanana to, delikado. Okay, nasisira itong fallopian tube. Ano naramdaman? Lalagnatin. Dok Lisa, pakita mo. Masakit dito sa may puson. May discharge na mabaho. Dumudugo pag nagtatalik. Ayan, no? Sexually transmitted disease siya. Ayan, no? Kailangan bigyan ng antibiotics. Nababaog. Kasi pag nasira ito, pag hindi nakuha ng antibiotics, may iba, inooperahan pa. So, wala nang daanan yung egg ng babae kasi nasira na yung daanan eh. Nagnana kasi. So, PID, pelvic inflammatory disease, misa pinapabayaan lang ito ng mga babae. Kaya wala lang, sakit lang sa puso, pero may discharge na pala na may amoy. Bacterial infection. Okay? Baka maraming partner yung babae, di ba? Nahawa sa lalaki, common po yan. No? So, hindi ginamot yung bacterial infection like tulo, gonorrhea, chlamydia. Pag tinignan yung underwear, madilaw-dilaw na parang paano ba? Parang sa donut, Bavarian cream. Sensya na, ganun yung forma niya eh. So, pwede mag-scar. Pag nag-scar yung fallopian tube, eh, baog na. Kaya kailangan mag-gamot tumaaga. Pa-check sa OB gyne. Okay? Iba't ibang possibilities, tingnan nyo ha. Babae, iba kasi ang sakit ng puson sa babae. Sa lalaki, isipin mo UTI lang o stones. Pag sa babae, baka buntis pala. Diba? Bago siya magbuntis or pag nagbuntis na, eh pwedeng may spotting konti, diba? Naglilihi, ihi ng ihi, nasusuka sa umaga, positive pregnancy test, ang breast lumalaki, nag-iiba, nagda-darken yung nipples pag buntis. Diba? So, pag buntis, hindi pa sasakit ang puson. Lalaki lang yung puson after a few months. Pero, pwede siya makunan. Malay mo, buntis pala. Tapos nakunan siya, kaya sumakit yung puson. Hindi mo alam, buntis ka eh. Ano mararamdaman? Biglang ng cramps ka na lang. Delayed ka na ba na pala 2 months? Diba? Kala mo, normal lang, nadidelay ako. Yung pala buntis. Nag-cramping yung babae, tapos nag-discharge ng pink. Tapos nag-discharge ng dugo. Ay, delikado na to. Namatay na yung baby. Lalo na pag yung discharge, hindi lang dugo, may fetal tissue. May laman-laman. So, yung bata na naalis na. Diba? Tapos, dati naglilihi ka, nawala na yung sintomas ng paglilihi. So, minsan niraraspa pa to. So, baka pala nakunan. Kaya masakit ang puson. Kala mo regla. Kaya titingnan nyo yung regla, dapat dugo lang. Pag nagbubuo, medyo iba na yon. Meron ding pagbubuntis, ito ah, sumakit ang puso, nagbuntis at nalaglag. Ito naman, nagbuntis pero hindi sa bahay bata. Nagkamali yung pagbubuntis. Dapat magbubuntis dito sa loob eh, sa uterus, di ba? Dito ang egg, dito ang sperm ng lalaki, magkikita dito, dito lalaki yung baby hanggang 9 months bago lalabas. Ang problema, dito nakita ang sperm at egg, dito mismo. Sa may dulo ng fallopian tube, sa may ovary, di ba? So, pag nandito yung baby, hindi siya pwede lumaki dito sa sabog to. Wala siyang bahay bata dito. Makukunan to. So, after a few months, sobrang sakit yan. Sobrang sakit ang tiyan. Vaginal bleeding, makukunan, you know, pelvic pain. Masakit pati dito sa cervix, papacheck agad sa OB. Papa-ultrasound tayo. Diba? Imbis na sa tamang lugar, mali pala. Oh. Ectopic pregnancy. Minsan nababaog na yan. Minsan naoperahan po. Yan ang mahirap maging babae talaga. Ang daming possibilities. Ito naman, ibang sakit. Daming sakit sa kababayan. Endometriosis, sobrang sakit din ng puson. Dapat kasi, pag nagre-regla ang babae, diba, in 28 days,
kakapal ang lining ng matres, 'di ba? Kakapal 'yan. Nagre-ready yung matres para pag may baby, pag may nag-meet ang sperm and egg, dito siya mag-i-implant, lalaki siya. Pero pag hindi naman, pag walang sperm and egg meeting, lalabas yan as regla. Kumakapal to every month, kaya lumalaki ang puson every month. Sa endometriosis, itong endometrial lining, nagkamali ng pagkapal. Wala sa loob ng uterus. Dito, kita mo ginawa ng endometriosis. Sa ibabaw, maling lugar. Sa side, maling lugar. Sa ovary, maling lugar. Misa, pati sa bowel, mali ang lugar na pinagtubuan. Ayan, no? Mali eh. Kung saan-saan. Masakit po itong endometriosis. Regla, nagloloko. Masakit pag nagtatalik. Masakit sa puson. Hindi lang sa puson, sa likod. Iba-iba ang feeling. Nababaog. Sumasakit pati bituka. Minsan pati bituka tinatamaan. Kaya pag nagtatalik, masakit ito. Papacheck tayo sa OB-GYN para treatment sa endometriosis. Okay? Next. Dami talagang sakit pag sa babae. PCOS. Dumadami may PCOS ngayon eh. Hindi natin alam bakit. Polycystic ovary syndrome. Sinasabi nila sa kinakain natin eh. Oo. Maraming PCOS sa babae. Sa PCOS, yung ovary niya maraming cyst. Ito. Maraming cyst. Anong problema dito pag dumami ang cyst? Ito mga symptoms niya eh. Tumataba ang babae. Prone mag-PCOS. Tumataba. Sumasakit ang puson. Nagkakaroon ng maraming buhok. Parang may bigote yung babae, mahaba yung buhok sa paa. Okay? Nababaog, overweight, irregular ang period. Tapos nagpipimples. Pag ganito nakikita natin sa kababaihan, check baka may PCOS. Papa-ultrasound tayo. Transvaginal ultrasound, makikita po sa ultrasound eh kung may polycystic ka ba, may myoma ka ba, may cancer ba, o anong may baby ba, kita na sa transvaginal ultrasound. So sa PCOS, papacheck tayo sa OB-GYN, may binibigay na gamot, either metformin or pills, pero magpapapayat. Maraming may PCOS, polycystic. Meron namang sakit na myoma. Okay, maraming babae may myoma. Bakit nagkakamyoma? Kusa lang eh. Oh, ang myoma, isang pangalan ay fibroid and myoma. Pareho po yan. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng laman. Pero hindi siya cancer eh. Benign na laman, pwede sa loob ng uterus, myoma sa gitna ng muscle, myoma sa labas. Yan o, daming lugar pwede. Pag lumaki itong myoma, kung maliit ang myoma, isang istorbo yung maliit na myoma. So, imbis na nireregla siya normally dito, may istorbong bukol. So, nangyayari, pag nireregla siya, ang lakas ng menses. Dugo ng dugo ng dugo. Palaki na palaki yung myoma, dugo ng dugo. Anemic na yung pasyente, delikado po ito. Misa sinasalinan ng dugo. Pag malaki ang myoma, dugo ng dugo, walang choice minsan ng mga doktor, tatanggalin na ito lahat. Hindi na magkakaanak yung pasyente, tinanggal mo na yung matres niya. Pero minsan, malaki na kasi. Diba? Meron ding gamot ngayon sa myoma, medyo mamahalin. Pa-check tayo sa OB, tingnan natin kung magiging effective sa inyo. Okay? So, pag may myoma, masakit ang puson, malakas ang regla, masakit pag nagtatalik, minsan, hindi rin sila nabubuntis, and pelvic pain eh. Okay, tapos ang myoma din, binabantayan, baka maging cancer. Meron ding possibility na magbago ang anyo. Kaya yung iba, pag matanda na, let's say 50s na, tinatanggal na lang yung matres. So, don't worry, pwede pa naman magtalik. Ito po, okay? Myoma. Next, ovarian cyst. Diba, kanina, isa lang cyst. Ito, minsan may cyst na isang malaki lang. So, pag ovarian cyst, ganon din ang sintomas. Masakit ang puson, irregular ang period, masakit pang nagtatalik. Pag malaki to, masyado, misa nagtitwist yan, sobra ding sakit. Okay? Ovarian cyst. Pero ang isang sakit na mas malala pa sa ovarian cyst, punta na tayo sa mga cancer. Ovarian cancer. Ito ang delikado. Maraming parts pwede magka-cancer sa babae. Ovarian cancer, uterine cancer,
cervical cancer. So maraming area po. Ito common to, cervical cancer. Dito sa uterus, pwede rin dito sa ovary. Diba? Kung saan man dyan, makikita yan ng ultrasound. Diba ito? Pag kumain, parang busog. Masakit ang tiyan. Lumalaki ang tiyan. May bukol na pala. Masakit sa puson. Madalas ihi ng ihi kasi nga pag merong bukol dito na tatamaan, napipisa yung pantog. Kaya napapaihi. Diba? So, ovarian cancer, ito symptoms. Cervical cancer, ito mas common to sa babae. Lalo na sa mga mahihirap, ang dami rin may cervical cancer. Masakit din sa puson, nagbe-bleeding, pag nagtatalik, at may vaginal discharge. Kasi sa cervix eh, kaya may vaginal discharge. Dito mismo, kaya may discharge siya. Pwedeng stage 1, dito pa lang yung cancer, pataas ang pataas, stage 2, stage 3, stage 4, kumalat na. So, pag maagang stage, tatanggalin, tatapyasin yung may cancer. Pag umabot na stage 3, stage 4, yung mga mahirap natin kababayan, wala na. Dami kong pasyente nakitang cervical cancer, namatay na lang eh. Kasi late magpatingin, walang pera magpa-check sa OB, walang libre sa Pilipinas, inintay lumaki-laki, mabaho na yung lumalabas, magpapa-check, malala na, wala na magawa. Chemotherapy or ano, hindi naaabot. Pero yan po gusto natin, kaya natin ginagawa itong video. Pag early stage, kahit anuman sakit, cervical cancer, ovarian cancer, pag naoperahan, buhay ang pasyente. Pag naoperahan, buhay ang pasyente. Kaya tinuturo natin. Kung meron kayong ganitong sintomas, vaginal discharge, nangangamoy, di ba, may mabahong amoy, pa-check na tayo agad sa isang OB. Diba, gastusan natin. Itong next ay colon cancer. Pwede lalaki, pwede babae. Di ba? Colon cancer dito sa colon. Lalaki o babae. Number 3, cause of death to. Cause of cancer death sa atin. Sigarilyo, alak, bawasan. Mag-exercise, bawas colon cancer. Kumain ng maraming prutas at gulay. Ito panlaban sa colon cancer. High fiber. Regular ang pagdumi. Ayaw mo naiimbak ang dumi. Misan yun ang isang cause ng colon cancer. Bawas sa matataba at karne. Okay, colon cancer symptoms. Nagtatae, minsan constipated, minsan maliit na yung dumi at may dugo. Pag may dugo sa dumi, medyo late stage na yun. Diba? Basta parang bloated lagi, pa-check na tayo. Lalo na kung may lahi ng colon cancer, 50 years old and above. Pag maaga pang stage, na-operahan, nabubuhay. Pero pag late stage, ayun na rin. Diba? Kaya gusto natin early to. Meron din colonoscopy pang check-up dito. So, nagbabago ang bowel habits kasi nga nasa colon po siya. Kaya kumain ng masustansya. Another possibility, masakit ang puson, lalaki at babae, appendix. Yung pala, appendix. Sa appendix, nag-umpisa siya masakit sa may sikmura. Kala mo, sinisikmura ka lang, ulcer. After 2 days, 3 days, lilipat sa kanan. So, pag sumakit ang tiyan mo sa gitna, tapos after 2 days, 3 days, lumipat sa kanan, appendix sign na yon. May chance na appendix na yon. Ayan, nakumanan, nasusuka, nilalagnat, ayan, masakit. Constipated, nagbabago yung dumi. Ito po, oh. Una-una, sa sikmura, tapos lilipat siya into 2-3 days. Nasaan yung area ng appendix? Sa kanan. Oo, kaliwa, wala sa kaliwa ang appendix, nasa kanan. So, gumawa tayo ng linya. So, ito yung pusod. Ano ba to? Navel. Pusod natin. Tapos, yung buto natin dito. Yung buto. Hawakan ng buto sa side. Hawakan dito sa may... sa pusod natin. Mag-drawing ka ng linya. I-divide mo ng one-third, one-third, one-third. Yung one-third na malapit sa buto. So, two-thirds mula dito... idiin, yan mismo ang appendix area. Saktong-sakto yan sa appendix. Saktong-sakto dito sa appendix yan. No? Okay, so sinikmura, kumanan, appendix po yan. Malamang. Paano malalaman appendix? Pakita mo ito, Doc Lisa, yan. No? Diniin. Pag diin, masakit. Right lower. Diniin yung kaliwa, pero sumakit yung kanan, appendix din yan. Appendix, baka yung hangin nga, naitulak eh. Pinabaliktad yung paa dito. So, assigned sumakit dito sa right lower, appendix din yan. O, tumaas ang white blood cell count, sign din ng appendix.
meron ding mga test. Okay? So, appendix ha. Meron akong nakitang pasyente. Sabi niya, pinanood ko video ni Doc Willie. Alam ko appendix to. Nagpa-check siya sa ER. Ang sabi ata, hindi appendix, umuwi ka. Sabi nung follower ko, hindi, sabi ni Doc. Ano, appendix. So, lumipat siya ng doktor. Paglipat siya ng doktor, pina-check niya ulit. Appendix nga, na-operahan. Na-operahan yung, I think, teenager. Mas common sa teenager. Pero, bata, matanda, pwede magka-appendix. Ito, IBS. IBS is masakit ang buong tiyan. Paikot-ikot ako, may IBS. Maraming may IBS. Connected sa stress, connected sa depression. Ibig sabihin, minsan nagtatae, minsan constipated. Lagi makabag ang tiyan, lagi sumasakit na lang, lalo na sa gabi. Okay? Minsan may sipon-sipon sa dumi. Ang ginagawa ko lang ganito, pag malambot ang dumi, ito sarili ko lang style. Pag malambot ang dumi, kumain ka maraming gulay. Pwede ito gulay. O, pag matigas naman, more prutas. O, pag malambot na, more saging at gulay. The alternate ko lang. Tapos hindi ko lang pinapansin, huwag mo lang seryosohin. Kasi pag chinek, normal eh. IBS pala. Irritable bowel syndrome. Stress-related, anxiety-related sa Japan, the 40% may IBS. So ito hindi man ganun ka-serious. Baka constipated ka lang, kaya sa masakitan tiyan. Sa may kaliwa, na imbak yung dumi. Alam nyo na yung mga payo ko sa constipation, di ba? Prutas, gulay, mga letter P, papaya, pakwan, peras, prune juice. Di ba? Pinya. Pag-diabetic lang, konting hinay-hinay. So, ito yung mga pinag-usapan natin. Mga sakit sa babae, sa may baba. Okay? Tingnan mo, Doc Lisa. Sinabi ko, di ba, UTI, kidney stones, sa pag-usapan natin, irritable bowel, constipation, appendix, baka hangin lang, kabag lang. Itong ulcer at gastritis sa may sikmura pataas, hindi ko na diniscuss. Nabanggit ko na eh, dati maraming beses, di ba? Ulcer, nangangasim. Diba? Kumain ng saging, minum ng maraming tubig. Ito, payo ko dyan. Tapos, last na lang, pag-usapan natin gallbladder stones, cholecystitis. Namamaga ang gallbladder, minsan may bato. Ito, hindi siya sa puson. Sa may kanang part ito. Kanan, medyo itaas o medyo gitna. Bakit ko sinasama sa discussion? Kasi, common to sa babae. Ang clue namin sa gallbladder stone is fat, female, 40, fertile. Eh. So, mataba na babae na may regla pa, common. Kasi nga, pag mataba kinakain mo, minsan nagkakabato dito. Oo, gallbladder stone. Pag nagka-gallbladder stone, pag nagbara, minsan nag-infection, napakasakit. So, ang sakit nito, ito, right side hanggang likod, common din to sa babae. Nilalagnat, nagsusuka. At pag kumain ng matataba, sumasakit. Pag nagbara yan, naninilaw pa. Okay, sana nakatulong tong video natin para hopefully, mga babae, walang pera pang pa-checkup, tingnan nyo, baka isa dito na sabi ko na ganito pala sakit nyo. So wala tayong choice kahit walang pera, magpapacheck sa OB, kahit umutang. Kasi kailangan po talaga eh. Magpapacheck, lalo na baka cancer pala o ibang malalang sakit. Pag naagapan natin stage 1, mabubuhay ang pasyente. Yan po ang goal natin. So habang wala pang libre sa Pilipinas, talagang utang muna. Kasi kailangan natin talaga ipa-check up. Wala pong choice. Salamat po. Share po natin sa ating mga kababayan.